Alam naman natin yung naging role niya before coming into the mid lane, di ba? Naging jungler din talaga siya. So yung assassins, hindi na to bago sa kanya. So now, Atlas, Grok, at Paquito. Dito na pumasok yung konting changes doon sa ban. Kanina yung Grok open eh. Pero ngayon, yung Barats open naman. So ano kaya yung pipiliin? Will this be a Claude first pick again? Actually, maganda yung Claude for them. Kasi yun din yung kaninang ginawa nila. Again, for Blacklist International, as much as possible, kung ano yung mga heroes na nagiging effective for them, if it's open, hindi sila nag-overthink. So, kung kanina naging effective for them, why not? Ngayon, para sa side ng Bren, pwede na silang kumuha ng heroes for Super Marco, like the same concept ng kagaya ng Melissa. Kasi ganun yung nagiging trend ngayon. Kapag meron kang Claude, ang kailangan mong kuhanin is yung grabe din yung range na hero. Yeah, there's a possibility, pero ngayon, for the side of Blacklist International, ito yung isa sa mga heroes na parang hit or miss pagdating sa Blacklist International. Itong Claude pick na ginagawa nila. There are times na talaga nagiging effective, pero there are times din na hindi nila nakakanto in a way na parang ito yung nagiging weakness nila. Oh, and speaking of... Kanina nakita natin ah, for the side of Blacklist International, sila usually gumagamit ng or nagpipick na Mathilda. So inunahan na ngayon ng Bren, tapos kinuha na nila agad yung Irithel. Kasi nga, pwedeng yung takbo na ng ban ng Blacklist International is really more on the marksman side since naban na nga yung 1-1. So Blacklist, open yung mga heroes nila, any hero actually, with Barats, pwedeng sila na nga yung gumamit ngayon ng Balmond. Diba parang ang dami nilang option. Pero kasi yung Mathilda talaga yung piece doon para mapagana yung Barats at saka yung even the Balmond eh. Parang usually yun yung ginagamit nila. Not unless mag-Estes o Rafaela sila na usual nga natin nakikita sa Blacklist International. Now, Barats pa rin ang pipiliin. They have the Forza and I really think that Bren, they will now target the heroes of Oh My Venus, yung Hack a Queen, Hack a Venus, yun ang gagawin nila sa last two bats. It's a possibility kasi nga ang sinasabi natin kapag pumipili ang Blacklist ng Barats, meron niyang pattern. It's either they go for the Mathilda or the Estes. So parang pwede nilang, well actually pwede ban out muna ng side ng Bren yung Estes pero napa-o sila Santi at si Chantel dahil nalabas na naman ang Fanny dito ni Kyle Tizzy. Napaganda nung Fanny actually kasi nalabas na yung Barats. For Barats kasi maganda siyang pang-counter dun sa mga melee heroes like Paquito. Although naban yung Paquito pero yung Fanny kasi pwedeng yun yung maging, hindi siya necessarily na kailangang maging healer talaga na assassin healer. Pwedeng ang maging purpose niya is bigyan ng damage si Haji at ipilitin yung ibang heroes ng Blacklist International na kukuhanin nila to use their ultimates. Your team. Grabe yung confidence ng Bren Esports. Pero kung isipin natin, matagal na rin kasing nababan itong Fanny talaga ni Kyle Tizzy. Hindi na nga ito pinapahawak sa kanya. And just because of those first two games, nagawang i-open dahil doon sa mga respetong ban sa Grok, sa Atlas, tsaka sa Paquito. Parang sa akin ngayon, Chantel, ha, nakikita ko ngayon, hindi afford ng side ng Bren Esports na pakawalan yung Estes dahil nga, tatandaan natin na kaya ngayon hina-high-end Rai at ina-assassin emblem ang isang Fanny. Kasi parang dumarating tayo dun sa point na hindi nagiging enough yung energy ni Fanny to take down people. Kaya ang gagawin mo, mag-overcompensate ka in terms of damage para yung burst down mo, may panlabas ka pa. Yes, super tama yon. Kasi pagkapasok niya, di ba, kunwari, sa Farse siya, napadaan, naka-high and dry, pwedeng isang daan lang niya, cutthroat, and that's it, possible kill na. Mm-hmm. So for Blacklist International, dami pa nilang option. Again, so magandang ban, by the way, for Bren dito yung Estes. And para naman sa Blacklist International, Kadita and even Esmeralda. I feel like yung Fredrin open din dito. Hindi siya na-ban ng Blacklist International. Meron silang Fredrin na pwedeng kunin agad. Pwede rin nilang bigyan dito agad ng roaming hero. I think, or mid lane if you. I feel like yung Rafaela, kailangan na nilang i-expect eh. Yun yung parang natitirang healer. Oo, para may movement speed din, no? Pero kasi kapag, ang inisip ko naman, para side ng Bren Esports, kung mag-Fredrin sila dito, easy pickings yun para sa Barats, kumbaga may kakainin siya eh. Pero, sabi nila, we don't think about it that way. So, Fredrin ang ating pipiliin. Ngayon,
If you would look at it, oh my Venus, kukunin niya yung kanyang Lolita at yung Benedetta ay mapupunta sa side ng Black. Ang difference ngayon doon sa first game at ngayong third game natin is meron na tayong energy eruption na pwedeng ma-taunt yung Benedetta at pwede siyang ma-hold into place. Kailangan lang talaga magamit ng tama yung mga skills dito ng Fredrin at hindi siya ma-counter dito ng Barats. Now for Blacklist International, Ruby? This is a signature hero. Ruby? Yan din eh. Kasi nung kahapon yung sa Omega, nung may Lolita, yung Omega, si Chakno, ang kinuha nila is Fredrin and Ruby. Tapos, pwede din yung Matilda, i-post-for na nila. I-post-for na lang nila. Possible. Pero kukulangin sila eh. I really think Eve or something. Oh, pwede. Actually. Oh! Idol ng mga kids with a Gushion pick. Double assassin na naman. Napakaganda ngayon ng pick ng Bren Esports. Again, magandang pang-counter to against Barracks. If ever man na magamit, kaya din pala nila binan yung Este. So, Instaburst agad against the Barracks. Alam mo, ba't ako natatawa? Bakit? Bakit? Kahapon, may nakalaro ako sa RG Gushion. Oo. Sino? Nung nag-14-6 siya, sabi ba naman sa akin, nag-all chat, nung nakapatay ako, sabi, Fiu. Si Manjin ba yan? Hindi. Hindi, kalaban. Hindi, si Manjin kasi nagdalak na yung daliri. So, di na kaya mag-gusyon nun. Kaya na lang mga kimi-kimi na lang. Yung mga nakatutok na lang. Yun. Mga nakatutok na lang. Pero, ngayon, this is somewhat of a surprise para sa akin. Pero it makes perfect sense. Kung papansinin mo dito, Fanny and the Gusyon, isipin mo kung ikaw yung nasa side ng Claude at ng Farsa. Matatakot ka talaga, parang man. Hindi ka pwedeng basta-bastang pumasok na lang. And given the fact na yung Gusyon may katandem pang Matilda. Yun nga eh, aside doon sa pangtakas ng incandescence, meron pa siyang guiding wind. Oh, di ba usually yung incandescence ginagamit din para mas lumapit ka doon sa player. Mm-hmm. Imagine mo, lalapitan muna mag Circling Eagle o Gwen, tsaka niya gagamitin papasukin pa niya ulit with that incandescent. So, yun yung combo. Flying Gusyon. At bukod doon, lumilipat din talaga yung kanilang Fanny. So, madami kailangan i-take note ngayon na Blacklist International knowing na double assassin ulit ang lineup ng Bren. Mm-hmm. At napapapauwi nila dito si Oh My Venus. Ginagamit to ni Few na timing para harasin dito si Venus kasi alam niyang wala pang bulwark. Alam niyang nasa stun pa yung first point ng skill na meron dito si Venus. Para ma-force na rin agad na umuwi at hindi na makapag-rotate. Pero yun nga lang, oy, depok mo na. Bulin ata nila talaga eh. Kailangan magsama-sama as early as possible ng Blacklist International kasi kailangan na yung protection. Pero later on, pag level 4 na sila, doon natin makikita yung aggression eh. Lalo-lalo na coming from Oh My Venus mula doon sa kanyang Numinon Blast. Pero 30 seconds bago mag-spawn ang mismong Turtle at mukhang aabot pa naman yung both teams. Tingnan natin kung sino makakasecure ng unang posisyon doon mismo sa vicinity ng Turtle Pit. At si Venus, yung primary target nila dito. Grabe yung cutthroat! Oh. Venus, sobrang baba na ng buhay niya. Hindi nila tinutuloy. Pinapauwi lang eh. Oo, para makita nila na if ever man nakukuha sila ng objective, minus one agad, wala yung pinaka-visioner. Now for Blacklist International, medyo delikado sila knowing na medyo aggressive din si Caldeezy pagdating doon sa mga pagda-dive. So hindi nila pwedeng ipakita agad kung nasan si Haji or actually even the other players of Blacklist. Tatlo sila dito na pumasok, si Edward na paalik to final blow na, pero ngayon yung Turtle pa rin ang pagkagawan. Feather Dare Strike coming in from Haji. Ngayon naman si Pew ay nasa loob with a Petrify. First blood mula sa idol ng mga kids. Pero pumasok lang naman si Caldeezy at agad na ninakaw yung pagong. Ngayon mapapamakot na sila pero ahabol pa rin naman si Edward. Sabi ni sa... hindi nila itutuloy kamuntika na si Pandora. Pero andon pa rin si Haji for Super the final Marco! Blow. Coming in! Numinon Blast ginamit to fade away! Oh my Venus! Oheb, nandito na sa may area pero dito na matatapos ang laban na yun. Step back! As expected, para sa ating mga naging representatives ng Pilipinas pagdating sa M-Series. And kung mapapansin natin, actually for Oh My Venus, napakagandang call ng Flicker. Even for Owen, alam mo na they are ready para depensahan yung kanilang mga kakampi. Si Owen, ginamit niya yung kanyang Circling Eagle. Even for Few, alam niya ang pinakakailangan niyang targetin is si Wise. So kailangan mag-ingat yung mga players natin ngayon na magkasalubungan, lalong-lalo na si Haji against Few.
Tignan mo yung gamit dito ni Few, ha? Naka-impure rage siya. And natamaan ang isang beses pa si Few. And that could have been a pick-off kung na-move lang yon papasok ng isa pang area. And sa totoo lang, ha, impure rage ngayon yung gamit ni Gushon. Yep. At talagang alam mo na inaatasan siya ng side ng Brand Esports na pababain mo yung buhay ng Barats. Kailangan natin tanggalin yung Barats at all costs. Oh, tsaka kay Few dito, kung mapansin mo, naka-petrify din. So same talaga ng ginawa nila kagabi. Pero Pandora target. Ah, abutan pa nga ng Numinon Blast tapos nakabang yung Feathered Air Strike. 3v1, walang kawala si Pandora doon sa XP lane. Mm-hmm. And sumusubok silang tumingin kung dadaan ba doon si Haji, pero Haji taking the long road. At kung papansinin mo si KLTZ, na nakikita niya dito na may opening para pumasok doon sa gubat ng kalaban at kumuha ng onting information, ay gagawin niya. Pero si Oheb, ang primary target ng lahat ng tao dito sa side ng Bren. Ito naman yung bawi nila, tapos si Pew na pag-hiding wind pa, buhay pa rin siya dahil sa save ni Ogwen. Si Oh My Venus tsaka si Haji, nais silang kumuha. And the Queen with the Flicker. Kuha nila yung isa, pero may Feathered Air Strike pa naman. Pero sumasayaw lang dito Super Marco. Iniikutan lang sila lahat, pero si Wise naman ang nais maghigante. Pero ngayon, hindi pumapayag ang Blacklist International na walang gante, wala silang bawi. Turtle is up. Let's see kung aabot ka ba on time. Ito si KLTZ. And with the cables, kayang-kaya niya yan. Tignan natin dito kung sino makakasecure, and it will go to the side of Blacklist. Nakuha to ni Wise. Tapos may Numinon Blast pa. Dalawa yung nahuli. Sapat ka ba to para makuha nila yung kill? Wala na si KLTZ. Hahabulin pa na si Pandora. Pero nawala si Oh My Venus. Ngayon, si View nag-aabang lang. Aabutan niya nga ba, pero hindi na siya mag-go. Ngayon, nakikita natin yung laban na kung dikit yung ating standing, mas dikit dito in-game. Nakakaibang technique ang pinapakita ng mga players natin ngayon. Alam nyo, etong laban na ito, nakikita mo kung paano humanap ng posisyon yung Bren Esports na makapunta doon sa may backline, given that dalawa yung kanilang assassin. Pero it's all about finding that right angle, eh. Kahit nga mismo dito si KLTZ, kailangan niya ng way para makapunta doon sa mga areas na hindi siya mahahagip ng mga Numinon Blast, hindi siya masustan ng isang Farsa. Kailangan niya talaga yon. And sa totoo lang ngayon, ha, for Ogwen and Few, ito yung kanilang trabaho as of now. Kasi nga ngayon, ang dating pa lang sa akin ni KLTZ in terms of the play na pinapakita nila, parang alalay pa lang siya dito. Clean up crew. Yung pagpasok dito ni Few, siya ba ang nakuha? Hindi nagawang iligtas ni Ogwen dahil nga doon sa flicker habang naka-feathered air strike si Haji. Pabilisan na lang pindot para sa mga players natin, actually. Nice instincts naman ngayon para kay Haji. Kailangan kumalma ng mga players natin, pero kailangan din makakuha ng kill. And right now, ang gusto nilang kuhanin is that buff. Hindi na secure ni KLTZ. So tama yung binagit ni Butters kanina, Numinon Blast. Kasi for Numinon Blast, parang walang pang-ontra din yung side ng Bren Esports. Si Owen lang. Ako! Si KLTZ! Pinasok yung dalawang miyembro! Tumatawid lang si Edward tsaka si Wise, pero pinigilan niya. Napatumba pa na si Oeb. Pero ngayon, nagwawala na si Super Marco. Kasama niya si Pandora. Ngayon, iigutan lang! Super Micro! Grabe yung Micro Blaze! Na Super Micro ni Super Marco! Kitang-kita din natin na if ever man na mag-overdive pa si Super Marco, kaya din siya matapang, eh, kasi nakaredy rin si Ogwen with a guiding wind. Ngayon, pinipilit ulit nila, this is again Bren Esports and forcing other objectives ng Blacklist International na makuha nila kahit merong dumedepensa. Bren Esports came to play. Bren Esports came to perform. And ginugulat nila tayo time and again. Bren Esports, kakaibang performance yung pinapakita nila. Pero ang kailangan malaman ng mga tao ngayon na nanonood dito sa venue o kung sa bahay man, you never ever count out Blacklist International pagdating sa mga high pressure moments na to. Dito usually sila nag-shine. Kailangan ma-force din dito ng Blacklist International. Tama yun, kasi sila nga dito ang may AOE setup. Isang magandang Numinon Blast lang from Venus. Oy, pero wait lang, Super Marco, kabuti ka na! Siya ang hahabulin, pero mukhang makakaligtas pa naman. Hindi na siya magtatangkang bumalik pa, pero nag-attempt dito si Wise ng Steelo onto the purple buff. Nakuha niya nga yung purple buff dito ni KLTZ, and malaking problema to para sa isang Fanny. Mm-hmm. At energy gap ang abot
ng isang funny na yan. Pero doon sa may taas, eh, susubukan ni Kyle Tizzy kahit paano na pumesto. Si Ogwin na akuha. Ooh. So, ibig, well, at least nakuha nila yung goal. Pero still, in a way, kahit man sabihin natin na hindi naagaw sa kanila, it still hurts the funny. Kaya malaking importansya ngayon para sa Blacklist naman na sila makapag-secure. Kaya nakaposisyon din doon si Edward kasi hindi nila naagaw kanina yung buff ni Kyle Tizzy. Pwede ngayon naman si Kyle Tizzy ang sumilip doon. Pero middle lane. Hindi nila. Oh! Kamuntikan tumama yung Numenon Blast. Ginamit rin yung Flaker pero makakatakas pa rin si Pew. May conceal play at mukhang si Super Marco naman ang tangka nilang gustong kunin. Yung 1v1 situation dito mukhang may intercept. Marco! Super Marco goes down in the hands of the Queen plus a turret on the bottom lane. Non-stop action kahit sa ang lane ka man, nasa gubat ka man, hindi ka pwedeng pakampante kasi laging merong tao dito sa laban na ito na susubukan na mag-takedown sa'yo at feathered airstrike. Nakaabang lang. The KDA machine. Haji again. This is the second time na inabangan niya na pwede siyang puntahan if you. Ang ginawa niya is, sige, lumapit ka after noon. Ako naman mag-hit ng aking ultimate. Pero yun nga lang, Numenon Blast. Ginamit niya para mahuli din si Pandora. Si Edward naman para tingnan din. Tapos si Daytona's welcome. Ipinasa niya pero mukhang palayo niya ata nalagay. Hindi na untog sa pader. Buhay pa si Pandora kaso kala may feather air strike. Nalihis lang yung tutok. Si Edward naman ang ahabol pero si Kyle Tizzy dumating na din sa eksena. Kaso kala makukuha siya ni Haji. Tumba si Kyle Tizzy! Nakuha nila yung Rentry Holder. And that is a free lord for the side of Blacklist International. Blacklist making things count. Energy eruption! Umahabol pa sila dito. And Haji, hindi siya tinamaan ng skin lang Gushon and Venus Wise nandiyo sila sa may hakapan. Super Marco sinusubukan niya damage yan si Wise pero hindi kaya ng damage niya. Meron feather airstrike na gagamitin at sila Few dito sinusubukan na lang i-take down yung mid lane turret para dito sa side nila. Grabe, hindi magpapatalo yung mga teams natin kasi yes, natalo yung Blacklist International on that lord take. Pero Blair Esports, alam nila na pwede pa sila mag-push. Nasira nila yung middle lane, napaka-importante niyan, knowing na lagi nag-i-invade yung Blacklist sa buff nila. Nasira nila yung mid lane ng Blacklist International. Pag nakuha man yun, pwede silang yung kumuha dito sa buff ni Wise. So makikita natin ngayon, in our itemization, for Super Marco, wow, this is 7.5k. Pwede siya na mag-build more on the defensive items, pero parang hindi niya rin ibubuo dahil talagang kay Ogwin, nakasalalay ang kanyang proteksyon. Feathered airstrike na naman para palayuin ang mga miyembro. Basag Tore ang goal ng Blacklist International. Ohe may Wind of Nature na. Pero ngayon, mukhang nabasobra ata si Kyle Tizzy dito. Mag-a-attempt pa siya ng Steals of Purple Buff. Pero Daytona's welcome at elect the final blow lang. Hindi mo usually nakikita yung mga ganong klaseng encounter na nakakain ng Daytona's welcome. Ang isang tali. And a Numenon Blast! Tatlo ang tinamaan ni The Queen! And si Pandora at Ogwin na lang ang de-depensa. Aabot pa nga ba sila? Pero mukhang magbe-base lock na yung kabila. Mukhang Tore ang nais silang basagin. Pero may minions pa paparating. Aabot pa nga si Kyle Tizzy dito. Pero mukhang hindi pa naman endable. Pero sobrang laki ng kawalan na yon para sa Bren Esports. Walang nakapansin na nagkakast na ng Numenon Blast dito si Oh My Venus. Wala din pang cancel if ever dahil lang pag pumasok si Oh My Ogwin, tuloy si Ogwin. Ay, automatically magiging counter-engage for Blacklist International kasi pwedeng palayuin naman para mabawasan at mag-push ngayon ang Blacklist International. Ito na ngayon ang kailangan abangan ng Bren Esports, yung mga set of plays na ginagawa sa kanila ng Blacklist. Napacheck mo si Pandora, may guiding wind. Downigo Cousins, talagang sinisave niya. Alam niya na kailangan niya talagang i-assess kasi in case na makakuha yung Blacklist ng another pick-off, malaki yung magiging kawalan na naman ng Bren Esports. Pero now, sama-sama na ang Blacklist International. Laging nakaantabay si Haji doon sa feathered airstrike. Kaya naman, walang save doon sa mga members ng taga-Bren. Dito nagiging mahirap para doon sa dalawang assassin ng Bren Esports na humanap ng pick-off. Kung papansinin mo ah, ang daming pwedeng pumigil kasi sa'yo eh. And tama Santi doon, isa si Gushon sa mga heroes na kapag sinubukan niyang pumasok with a combination, kung hindi niya makukuha yung pick-off doon sa Farsa, kakainin at kakainin niya yung ultimate noon. And also at the same time, pwede ding mag-charge agad si OMIV. So abang lang yung kaltok. Oh, yung first kill. Oh, yung first kill. So hindi din pwede talaga mag-dive na ngayon yung side ng Bren Esports. Kaya nahihirapan din yung
nahihirapan din sila, even for Owen, na magkaroon ng ambition. Now, kailangan nila mag-fire focus at mahanap ni Owen si Haji, pero talagang inuunan niya yung mga yung players. Lord, yung Lord ni Rush, whoa, ni View at ni Super Marco, yung Lord na hindi man lang naramdaman ng Blacklist International. That was a great bait play doon sa ibang members ng side ng Bren Esports. Pinapakita nila na teka lang, parang tumatansya-tansya tayo, makikipag-poke battle tayo. Alam ng Blacklist International, nalalamang sila doon. Pero yung Bren, may iba na palang niluluto. Oh, sabi nila, magpakita yung dalawa doon sa may bottom lane. Hayaan nyo na dumipensa at mag-push yung side ng Blacklist International. Grabe kasi yung burst ng isang Gushon. Grabe din yung DPS ni Super Marco with a complete item. Meron na rin siyang Wind of Nature if ever na pumasok yung mga players ng Blacklist. Again, the key here for Bren is to find Haji. Now, key for Blacklist International is to stop you and Super Marco. A lot of things to do for both of these teams. Pero ang may kalamangan ngayon is definitely onto the side of Blacklist International. Bakit? Dahil meron na silang isang inhibitor turret na natanggal sa members ng Bren Esports. While however, yung Bren Esports naman dito ay at least makakapag-push sila ng other turrets dito sa side ng Blacklist International at makukuha pa nila yung gold. So ibig sabihin, kahit sabihin natin na may 881 gold na kalamangan dito sa side ng Blacklist International, napaka-minimal niyan sa pwedeng mabigay nung turrets na nasa labas pa at pwede pa nilang basagin. Oy, nag-build pa si Oh My Venus ng Guardian Helmet. So talaga no going back. If ever na magkaroon ng teamfight, alis lang sa... Walang aalis. Kasi after nyan, regen lang. But Guardian Helmet, kagaya nyan, meron conceal. Play ulit! Si Few dito tinamaan ng Feathered Airstrike. Pero andyan naman si Owen para sa assist. Pandora tries to buy time dito sa mga members, si Oweb tsaka si Wise. Sinasoak up niya lang yung damage. Purple buff kayo ng pag-aagawa ng dalawang junglers. Mm-hmm. At si Wise ay perfect attendance na sa mga ganitong klaseng area. Pero nakuha nila! Nakuha ni Kyle dito yung purple buff, pero si Oweb naman dito puno ang buhay. Abuli niya pa si Few, pero Pandora! BMI out. Nakabang naman yung mga miyembro, pero si Kyle TZ, puno ang energy. Pero balik na naman sila. Hindi sila naging successful sa attempt, but definitely, Bren Esports securing a kill onto Haji. May purple buff pa si Kyle. Malaking bawi yun. This is a good setup para doon sa napapalapit na Lord fight. It's only 40 seconds, 37 seconds bago mag-respawn yon at napakalaking factor nun for that single thing alone. Oh, medyo may ilang ngayon si Haji na pumuesto from time to time, pero this, since 25 seconds, pwede i-force ng Blacklist yung Lord pull para mawala muna yung buff ni Kyle TZ. Tapos after nun, try nila ulit na mag-invade tsaka sila mag-go for that Lord dance. Now, kung titingnan natin yung tempo ng laro ngayon, both of the teams, medyo nag-iingat din eh. Kasi alam nila na kahit sabihin natin for Blacklist International, yes, nakakain nila si Pandora with the Daytona's welcome, pero kasi yung energy eruption masyado talaga kasing malaki. And Kyle TZ, makakaalis sa Petrify. Ooh. And what an escape! Grabe yung takas niya doon. Na-burn pa yung Petrify ni Edward. So wala na dito yung posibleng pang-cancel nila pag nagkaroon ng Lord Dance. Pag nirasyon ng Bren Esports, medyo kulang naman sa resources yung kabila. Pero si Wise naiwan mag-isa. Apat laban sa isa, walang kawala. Wala man lang siyang kasama. Ngayon, Bren Esports ang may malaking chance ang makasecure dahil wala nga yung retry ng Blacklist International. So ibig sabihin, ang kailangan gawin dito ng side ng Blacklist, if ever man kukunin to ng side ng Bren Esports, kailangan nilang mapatumba si Fanny. Kailangan nila ma-takedown dito si Kyle TZ. Kailangan nilang matanggal yung retribution. Ay, si View! Nakapwesto sa likod pero hindi tumama yung dagger. Naharangan. Wind of Nature na rin pero ngayon mukhang maiipit ata si View dahil doon sa kanyang possession. Pero si Super Mario! Naman, kukuha nila yung Lord. Ngayon, mapapaback away sila pero mangahabol si Edward. Grabe yung palitan, grabe yung trade. Labanan na ng mga trades para sa ating mga players. Kanina, hinayaan nila for Blacklist International, sumilong si Oh My Venus doon sa may buff. Hindi pala kukuha ng buff si Kyle TZ, kaya nakuha at nakaposisyon sa Lord yung Bren Esports. Ngayon, Bren Esports, hinayaan na nila na si Few ang makuha para masecure nila yung Lord. Owen now has the Blade Armor. Pwede ang target naman nila ngayon would be Ohem. Hindi aggressive yung side ng Bren Esports sa pag-takedown din ng mga members ng side ng Blacklist International. Pero isa sa mga bagay na makikita mo sa kanila, yung puso eh.
hindi sila nagba-back down, hindi sila sumusuko lang basta-basta, hindi nila binibigay sa side ng Blacklist International yung mga objectives na hinahangad nila. So ibig sabihin talaga dito, si Super Marco ay nahuli, pero may Wind of Nature! Wind of Nature, magiging sagot nga para hindi nga mahuli, kaso nga lang naipit sa kita si Oh My Venus, Immortality Power, pero mukhang nandito na yung mga member ng Blacklist International. May Numinon Blast, pero walang tatamaan, mukhang hindi rin naabot yung Titanus. Welcome! Nakabang lang naman dito si Few, pagbay tumawid, Matic, talaga i-burst down nila, pero wala na namang makukuha ang kills. Immortality pop lang nakuha ng Bren Esports after that clash. Grabe, kaingat na naman to. 18 minutes, guys. Pero lahat ng ginagawa ng mga players natin ay meron ding sagot. If ever ba na napalingap ka ng konti, ng konting pindot, pwedeng maging iba yung series of events para dito sa mga players natin. Ang pinaka-importante is the buff para sa Bren. Kailangan laging makuha nila yon for Kyle TZ. Oh, Gwen, sinusubukan niya kumuha ng kahit papano. Ay, onting information. Ang nakuha ng Bren Esports nun kanina sa skirmish is yung Immortality ni Oh My Venus ay napop nila. So, next time na mahuli man nila sa ganun position ulit si Oh My Venus, sure sila na mag-respond na to. Oo, tsaka for Haji naman, kailangan hindi muna siya magpakita. Or kailangan maunahan niyang makita si Few. Or kaya si Owen. Para si Few kasi ang nangyayari is nagtatago na lang muna siya sa bush. Pagka may nakita siyang possible target, actually kahit nga si Wise ay tinatry niya ng i-burst dito. But ang napaka-importante ng mga items natin, dalaway na ka-rope boots actually para sa side ng Bren Esports. Isa ang naka-dire hit, kaya ganun din ang sakit ng damage ngayon ni Few. At si KLTZ dito, every time na ginagamit ni Edward yung kanyang Alecto Final Blow ay hindi niya na pinipilit habulin pa ito dahil nga alam niya na mabilis din kasi umaksyon tong Blacklist eh. Nakapag nakita nila yung isa sa kanila, ginugo, parang may chance na lagi silang responde. Respo agad, nakapwesto agad. Si Kyle, even Kyle, nakaramdam siya na pwede nga siyang abangan at i-ambush doon ng Blacklist International. Andiyan din yung pagbibigay ng info ni Ogwen. Poprotektaan nila ito para nga ma-secure yung purple buff, pero mukhang hindi papayag si Wise na walang laban na magaganap. Ngayon may purple buff na na-secure, naliparan, pero may Numinon Blast. Hindi ganun kadami yung mga member doon ng Bren Esports, kaya naman wala din mahuhuli. Pero ngayon, sama-sama na sila, maaari sila mag-go dahil may Lord na nakaspawn at mukhang nag-aantayan lang. Walang retry ang ating dalawang junglers na gamit nila to secure yung purple buff na iyon. Pero sabi ng Blacklist, gusto namin lumaban. Si Few ang target nila. Kinabutan niya talaga dito, pero mukhang hindi nila maabutan pa. Si Edward naman talaga, eyes on the prize. Few ang hinabol. Ngayon na wala na yung first damage, at kailangan katakutan eh. Talaga mag-go na sila. Pero ngayon, naundog dito si Kyle TZ mula doon kay Oh My Venus. Kaya naman wala sila makukuhang trade. Grabe yung ginagawa ng Blacklist, na even though lugi sila kung tutusin, nagagawan pa rin nila ng way. Makikita din natin ngayon na gano'n na ka-importante kahit yung mga flicker para sa Team 5. Actually, for Oh My Venus, that was a good call on that flicker charge para mapilit kasi nakita niya na nag-incandescence na si Few. So Blacklist International ngayon ang makaposisyon for this Lord. Although Kyle TZ ay hindi na rin yata hahabol for this contest. Edward! Edward naman ang kalang habulin. Still buying some time. Immortality pa, pero basag base. Basag Torre ang kanilang plano. Mukhang ibibigay nila yung Lord. Habang nangyayari ang lahat ng yon, mapapalipad pa dito si Owen. Nakuha na nga dito ni Wise yung Lord, pero makakaback away si Pandora at si Owen. Butas ang inhibitor turret. Yun yung naging trade ng Bren Esports. Ang gustong trade sana dito ng Bren Esports is kasama si Edward para mapush na nila. Yun yung pinaplano nila dun eh. Pero kasi hindi tumumba si Edward, and I don't think na yung trade na yon is worth it. Hindi nakuha ni Kyle TZ yung purple buff. So si Wise ngayon ang may kalamangan, may Lord pang paparating. This is a huge problem for Bren Esports. Bren Esports, tignan natin kung hanggang saan sila dadalhin netong tenacity, yung puso nila, kung paano sila maglaro as the Lord is now pushing onto the middle lane. Blast! Numinon Blast, hindi mahuhuli, pero na-cancel out yung Feathered Airstrike dahil nga doon sa Circling Eagle, naliparan, pero si Super Marco sobrang low. Yung Lord naman dito ang kailangan ng batayan kasi kaya pupunta. Wala na nga dito yung Claude. Oh, Heavis out. So pwede na dito mag-clapback yung Bren Esports at mukhang sabay-sabay na sila. They told us welcome. Nahuli dito si Pandora. Itinura. Mukhang huliin talaga nila, pero si Kyle TZ without the purple buff, mukhang hindi ganun kalakas. Hindi ali yung ginagawa, pero si Few na naman dito with the blades. Hahabol sila. Si Super Marco naka-guiding wind pa. Tingnan natin kung sino ang pinakalalapit dito. Pandora.
nandito na rin sa may area pero I don't think na pipilit pa nila to. Ang next na laban natin is for... Uy, si Wise! Purple Buff! Si Wise! Bagsak si Wise pero nahuli si Super Marco kaso hindi enough yung damage ng Blacklist International dahil wala nga si Oheb. So sa tatlo na titira ng Blacklist International, kailangan nilang depensahan yung kumpletong Bren Esports. Walang Feathered Airstrike, walang Numinon Blast, walang Electo Final Blow! Kakayanin ba to ng Blacklist? Okay, mukhang talagang plano nila dito ay tapusin na yung mismong laban. Meron silang natitira isang kanyon pero meron din namang minion sa mo sabay patang itaas kaso nga alam mukhang hindi enough. Hindi naging enough yung minion wave ng Bren Esports. Pero now, even ballgame na, tigi isang inhibitor turrets na lang sila. Grabe, sustain dito ni Pandora and even Ogwen. Ang dami mga moments na talagang pinipilit nila dito na hindi makaalis at hindi makapag-set up ng play yung Blacklist International. It all started with that Pandora na pinigilan niya yung mga papasok from Blacklist International. Even for Ogwen, halos wala na siyang buhay pero ginamit pa rin niya yung kanyang Circle Eagle. So ngayon for Few as well, grabe yung nangyayari, nabubulol na tayo dito even for Few. Lahat ngayon parang ready for the tag team and Blacklist and Bren Esports, pinapatunayan lang nila kung bakit sila ang tinawag natin ng mga M Champions for Philippines. And we did not expect yung ganitong klaseng ka-intense na laban eh. Kumbaga, expect mo to siguro kapag ang laki na talaga ng mga pinaglalaban nila. Pero we're only in day number 2. Tapos ganito na yung kalibre ng mga matches. Alam mo, excited na ako sa mga pwede pang sunod na mangyari. Pero ngayon, ay Lord, ay buhay na si Edward. Dito hinahabol si View. May Petrify! Petrify! Winter Dungeon! Idol ng mga kids! Nasipa ko yung tubig ko, sorry. Grabe naman yung ginawa dito ng Bren Esports. Iba klase ang kanilang ginawa. Akala natin lamang na yung Blacklist dahil doon sa Petrify Electo Final Blow. Pero sabi ni View, surprise, may Petrify din ako. Sabi sa akin ni View, nung isa sa mga beses na nakausap ko siya sa labas, nung ginamit niya yung Gusyon, sabi niya, hindi pa naglalak yung mga daliri ko. Bata pa to. Kaya ko pa. At ang ginagawa ngayon ni View, yes, 7 deaths ang kanyang Gusyon ngayon. Pero sa mga importanteng panahon, doon nakikita yung kanyang damage, yung kanyang leadership for Bren Esports. And right now, this is another Lord for them. 25 minutes ngayon sa ating laro. One of the most intense matches na meron tayo ngayong playoffs. It's happening right now. Yung Lord nasa side ng Bren Esports at mamarcha na yan sa may gitna mamaya-maya para i-take down yung base ng Blacklist International. Ang tanong, paano i-handle ng Blacklist yung depensa mamaya? Speaking of depensa, kailangan maging maganda dito yung paggamit ni Haji ng kanyang Feathered Airstrike. Although for Pandora, pwede siyang pumasok with the Winter Truncheon anytime or kapag ka, if ever man targetin siya dito ni Pandora. Pero Few, take note, ay wala na HP doon. So si Oh My V ay nandito sa may bandang gilid. Pwedeng ang target ay si Super Marco. Mukhang binibate lang naman nila. Si Super Marco nga talaga ang habulin nila. Pero Wind of Nature play para nga maka-evade doon sa damage siya pwedeng inflict dito ni Oheb. Pero yung Lord halos puno pa yung buhay. Si KLTZ dito na ipagsapakan doon kay Edward. Ispadahan ang nangyayari. Pero ngayon yung Lord buhay pa rin. May minion sa paparating pero mukhang hindi magiging enough dahil nga doon sa damage na inilaga kanina ni Haji onto Few. So now, successful ang depensa ng Blacklist International. Hindi pa rin tapos ang laban na ito. Yung mga Torres susubukan na lang i-takedown ng side ng Bren Esports. Pandora and the others, kanina niya pa tinatangke yung mga bawas na meron dito yung side ng Blacklist International. Pero I think for Blacklist International, masaya na sila noong mga panahon na yun na defend nila. Pero ngayon, oras na para maghabol. Speaking of habol, Haji, kanina, kung mapapansin niya kay Haji, hindi niya ginamit yung Feathered Airstrike niya nung dumipensa doon sa may base. Kasi ang damage niya ngayon ay sa kailangan para possible makakuha sila ng kill against Bren Esports. Hindi nila ito gagamitin for the damage. Na-taunt siya dito ni Pandora. Pwede siyang bigyan kalahati na lang ang buhay. Merong knock-up malayo si Kyle Teezy. Pero ngayon, pwedeng maging kumpleto ang Blacklist International Feathered Airstrike. Gagamitin para mag-inflict ng damage pero mukhang hindi rin naman magiging enough. Few again, meron na naman siyang vision dito kay Wise. Grabe yung nai-inflict yung damage na talaga nababawasan. Almost
pa, half HP nga talaga. Lagi yung bawas pag nag-burst if you... May napansin niya lang ako ngayon lang ha. 27 minutes in sa game na to. Napaka action-packed. Pero tignan mo yung statline ni Ogwen. 0-0-13. Hindi pa siya namamatay dito. Ibig sabihin, sa 27 minutes na yun, kanina pa gumagalaw yung daliri niya. Oo, kanina pa talaga siya lumilipad. Nang lumilipad. At lagi din siyang nagkakaroon ng chance para mag-set up ngayon for Bren Esports. Now, speaking of Ogwen, kanina pinilitan niya na yung kanyang boots. So, boots niya na ngayon is conceal. Usually kasi di ba pag... pag Matilda, more on favor. So talagang pipilitin nila ngayon na makakuha ng kill against Blacklist. Kasi damage-wise, pag binitaw ni Haji at saka ni Oheb ng sabay, doon malapit sa may base, possible, yun yung turnaround kill for Blacklist International. Pan. Nangyayari ngayon, parang hindi si Pandora tsaka si Edward yung magkatapat eh. Parang si Kyle tsaka si Edward kasi sila yung laging nagkakasundo doon sa lane na kung saan malayo yung laban. Kasi binanggit natin kanina, kailangan meron tumapat kay Edward na mabilis mag-clear na minion wave, mabilis din na makakahabol pagdating sa teamfight. Kailangan lang isipin yung mga timers pagdating doon sa mga buff. And alam din kasi ni Edward dito na ito talaga yung gagawin ni Kyle TZ. So ina-anticipate niya na to every single time. Kaya sila yung dalawang nagkakatagpo. Talagang sakto lang din naman kung hahabulin nila yung mismong Lord dahil nga doon sa cables na meron ng isang Fanny high mobility. So eventually, meron pa rin naman silang vision doon sa HP ng Lord. Kailangan lang nilang maging mapanuri dahil anytime, pwede naman silang sorpresahin ng setup ni Oh My Venus. Reset doon sa Lord. Si Edward, nag-split po siya. Nag-clear ng minion wave sa may top lane. Kailangan meron dumipensa from Bren Esports. Mm-hmm. At ibig sabihin na naman na yun, eto na naman yung trend. Nagkakaroon na naman tayo ng numbers advantage on the side of Blacklist International. Kukuha pero, tinan mo. Kukuha mo na ng buff dito si Cal TZ. So kailangan mapilit din dito ng Blacklist International. Si Edward! Mukhang mag-base lock. Mukhang wala atang umuwi. Aabot ka ba sila? Andito si Cal TZ. Sabi niya akong bahala. Yo. Edward, napasobra. Andito rin si Pew. Pero ngayon, Immortality Pop, nakabang na lang sila. Winter Transition Play para dito kay Edward. Buying some time. Huli dun sa isa. Aabot pa nga ba dito si Cal? Pero mukhang grabe na rin yung damage na binibigay. May setup mula kay The Queen. Si Ogwen ang uhulihin. Kaso nga lang andito si Kyle. Lord, ang pangaba! Pero si Pandora ang makakakuha! Oh my goodness! Anong nangyayari sa game na ito? Haji, last man standing! And with that, Bren Esports secures a clean wipeout! Kasama na nila yung Lord na nagmamarcha sa gitna. Rinig na rinig ang sigawan. And with this, pag nanalo sila dito, match point na! Bren!